Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda na naman po nang i-update natin. Well, marami na naman pong hindi pabor o hindi kumbinsido sa update natin. Pero ito lang po ang masasabi ko, wala pong pilitan dito sa update ko, mga kaaldab. Hindi ko po kayo pinipilit maniwala. Ang sa akin lang ay mga komento sa social media at yung para po sa akin. Ito ay para lang po sa akin, mga kaaldab, at sa True Blooded Aldab Nation. Dito pa lang kapansin-pansin niyo na eh, mga kaaldab, na may ganap ngayong weekend kila Mengay at Isoy. Bakit mo naman niya nasabi, Mr. Destiny? Nag-post si Richard Polgerson ng 12:45 PM sa kanyang Instagram account. At nag-post naman po ng 12:50 si Main Mendoza sa kanyang Instagram account. Oh, alam niyo na mga kaaldab, ba? Ito mga kaaldab, sinasabi ko po sa inyo na ang aldab na andyan lang po 'yan. Etong mga post na 'to, simula pa po ito ng 2019. Yung pagpo-post nila na mga ilang minuto lang ang pagitan. Real to kaya mga kaaldab, marami pong ganap yan, marami magpapatunay, marami pong ebidensya at resibo. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, may mga kaganapan po sa social media na talagang mapapaisip po kayo. Bakit kaya nag-post si Richard Polkerson ng ganito? Agad-agad naman po nag-post si Mengay sa Lazada. Add kulit to life. Ito yung mga sinasabi ko mga kaaldab na hindi po makakaligtas sa Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, pag may mga update si Tisoy at si Mengay, hindi naman po tayo papahuli. Hindi po ba? O baka sabihin nyo, imbento ka na naman Mr. Destiny. Paano mo naman nalaman na 12:45 nag-post si Alden tapos 12:50 si Mengay? Eh hindi po kayo updated. Hindi po ba? Mahirap pong magpaliwanag pero yan po yung katotohanan. Mahirap pong igiit sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan na kapag ka may mga kaganapan kay Mengay at Isoy, eh agad-agad silang nagre-react. Yung tipong ayaw nilang lumawak pa o ayaw po nilang malaman pa ng iba. Ako mga kaaldab, bilang True Blooded Aldab Nation, lagi ko naman pong sinasabi sa inyo at paulit-ulit ko naman po itong sinasabi na may mga bagay-bagay po sa social media na kayo na rin po mapapaisip, kayo na rin po magko-komento. Ako 101% talagang totoo po yung sinasabi ko na 5 minuto lang po yung pagitan ng dalawa. Hindi po ba? Pero pagdating doon, may kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong senaryo. Ang sa akin, kayo na po bahala kung maniniwala kayo o hindi. Nire-respeto ko naman po yun at ginagalang. At least, nagbibigay lang po ako ng kaganapan. Ano ba yan? At updated pagdating po sa social media. Po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na masasabi natin na ganito, ganyan. Di po ba? Kaya nga po ako, pag nagbigay talaga ng update, 101% totoo naman po. Depende na lang sa paniniwala, depende na lang po sa opinion at reaksyon ng mga netizen. At magko-comment lang po ako sa mga taong nagre-react po sa sinasabi ko na baka main fanatics daw po ako, hindi raw ako masaya sa pagbabalik ni Richard Polkerson Jr. dahil sinasabi ko na pupunta lang daw po dun si Tisoy para mag-promote, hindi para kay Mengay. Well, wala pong sinasabing ganyan mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan sa channel ko, masaya po ako kapag ka naandyan si Alden Richard sa 8 Bulaga. Di po ba? Lagi ko naman pong sinasabi yan. Di ko nga alam kung bakit nagagawan po ng issue yung ganyang kasimple lang. Ako mga kaaldab, masayang masaya. Pero hindi nyo po maikakaila na sabihin ko na naandyan talaga si Richard Polkerson para mag-promote. Di po ba? Kaya nga po, pagka nagbibigay ako ng update na kaya lang naman pumapahig ang GMA kasi magpo-promote. Kumbaga normal na lang yun eh. Ito ha, para lang po sa kaalaman ng lahat. Natatandaan nyo po ba yung Lazada? Nag-promote si Alden Richardson. Tapos nung pumunta sa 8 Bulaga si Alden. Pero pagdating lang po sa Lazada,
Pagkatapos lang po pala ng Lazada, bigla na pong nawala. Hindi na po nagpakita sa bawal judgmental. Kumbaga, doon lang po sa segment na yon. Dahil nga po, nagpa-promote lang yung Lazada sa kanya. Real talk mga kaldab, kaya po nagtataka ako bakit may mga ganong issue. Di po ba? Pero sabi ko nga po, ayaan nyo na lang yung mga taong ganyan. At least, kumbaga napapansin nila yung mga sinasabi natin, napapansin nila yung mga na-update natin. Di po ba? Yun naman po yung masaya eh. Lalo na po kapag mga bagay-bagay sa social media yung binabalita ako. Dito mga kaldab, masaya na po ako dahil kahit papano, nakakuha na naman po tayo ng magandang update. Depende na lang po sa inyo, depende na lang po sa pananaw ninyo kung ano yung magiging opinion ninyo, mga kaldab, kung ano yung magiging reaction nyo. Basta ako, mga kaldab, 101% dito po tayo, kila Mengay at Tisoy. Kung hindi po naniniwala, nire-respeto naman po natin yan at ginagalang. Pero sa mga update ko po ito, mga kaldab, ito to po ito. Real talk to, mga kaldab. Mayroon po talagang kaganapan kila Mengay at kay Tisoy. Na talaga naman pong lihim. Di mo ba? Pero syempre, masaya po tayo kasi kahit papano, nabibigyan po tayo ng update ng dalawa. Hindi katulad po ng iba na ngayon wala silang update. Kaya ang ginagawa nila, paninira, pang-aasar, pang-insulto sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor, kung ano-ano po yung sinasabi sa social media na Aldab Nation lang po raw yung nagpapalala ng sitwasyon kila Maha at kay Mengay, na wala naman po raw katuturan mga ka-Aldab, pinalalaki lang daw yung issue. Sa punto na yan mga ka-Aldab, ulitin ko, sinasabi ko naman po sa inyo, hindi naman po Aldab Nation nanonood madalas ng Itbulaga. Paano po nilang nasasabi yan? Nagulat na rin po kami, bigla nag-trending yung bagay na yan. Dahil Bane Fanatics nga po yung nakapansin. At nakapo na. Nirecord lang naman po namin yung pinag-uusapan nila. O yung mga nirepost lang naman po namin yung mga pinag-uusapan nila na talagang tumutugma at umaayo naman po sa social media. Kaya nga po marami ring netizen ang nag-react eh. Patunay lang yan mga kaldab na pagdating po dyan eh, may kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion po ba? Well, may kumbaga sa akin lang, kung ano man po yung gawin nila, normal na lang po yan, di po ba? At least tayo updated, at least dito sa ina-upload ko marami na naman pong masaya. Siyempre kapag may masaya, may dismayado. Alam nyo na kung sino yung dismayado. Hahanapan na naman po tayo ng butas niyan. Pero dito, 101% totoo po ito. Na-post talaga ito nila Mengay at ni Tisoy. Walang halong edited.